Magandang araw po mga kaibigan at welcome po ulit sa akin channel. And for today's video, I will teach you how did I spray painted a camouflage pattern like this from this color. Ituturo po sa inyo ang step by step na process at yung mga kailangan. So ito po mga kakailanganin natin, bond paper, camouflage spray paint na army green ang color, camouflage spray paint na khaki, at flat clear na spray paint na samurai, at sponge. Una po ay punit-punitin po natin ang sponge. Huwag po natin gupit-gupitin gamit ang gunting kasi kailangan natin na may texture, na rough texture yung sponge na gagamitin natin. Kaya po na pinapakita ko dito sa video na to. So bago po natin pinturahan ito, spray muna natin ng rubbing alcohol or denatured alcohol or pwede rin ng thinner or acetone para matanggal yung kanang mga grease at saka mga oil para mas lalong dumikit yung pintura pag start ng painting. So simulan na po natin magpintura. Unahin po natin itong army green na camouflage spray paint. So dito po natin sa bond paper i-spray ang spray paint. Hindi po i-spray diretso doon sa ating i-spray na bagay. So gamit yung sponge na pinunit natin kanina, i-dip lang natin sa pintura at saka i-dampi lang natin ng bahagya or ng depende sa inyo kung gaano ka lakas yung pressure ng pagdampi niyo at depende rin sa inyo kung anong pattern ang gusto nyong ilagay. So yan yung initial result nung ginawa natin. So dito naman, ang ginamit ko naman is ang dry wipes instead na yung sponge. So makikita nyo, meron siyang ibang pattern na naman. So pwede rin kayong gumamit ng basahan. Depende din sa inyo para magkaroon rin ng ibang design yung or pat ng pattern yung pinipinturahan ninyo. Bale, nagustuhan ko talaga itong camouflage spray paint na ito kasi yung kulay niya is ultra flat at saka quick drying. Madali siyang matuyo. So yan yung initial result na ginawa nating mga pattern. So papatuyuin lang natin to ng konti, siguro mga 3 to 5 minutes dahil madali lang naman talagang matuyo. So napakagandang kulay kasi ultra flat.
So dito sisimulan na naman natin ibang kulay na naman, which is the khaki. Gusto ko lang i-emphasize about dun sa ultra flat. Napakaganda kasi ng ultra flat na kulay kasi nga hindi siya glossy. So very important po yun para sa mga gagawin nating camouflage para hindi po siya kumikintab, hindi po siya nagre-reflect ng light. So ganyan, same lang din yung ginagawa natin kagaya ng sa kanina. So madali lang pong gawin mga kaibigan. Ganyan lang, pili lang kayo ng pattern. So pwede rin kayong gumamit naman ng ibang mga materials gaya ng dahon. O depende na rin yan sa inyo. Basta yung concept is parang ganito lang din yung gagawin ninyo. Napakadali lang po. So pwede din kayong maglagay ng ibang kulay gaya ng earth brown. Meron ding earth brown na kulay sa camouflage na spray paint. Meron ding orange. So ang paglalagay mo ng orange ay hindi masyadong marami kung maglalagay ka man ng orange. Nagre-resemble kasi yon ng mga dahon na malapit ng malagas or matuyo. So that is mimicking the environment. Merong iba-ibang kulay. Earth brown, orange, army green, khaki. So depende po sa inyo kung anong idadagdag yung kulay. But sa akin is okay na po sa akin ito. Contento na po ako sa mga kulay na ito na napili ko. Dalawang kulay lang po, hindi masyadong marami. Basta ang importante ay pipili kayo ng mga flat na color or matte na color para hindi siya nagre-reflect ng light. At ang pinaka-importante din is yung flat clear yung pipiliin nyo para hindi siya nagre-reflect talaga ng light. Ito po naman ay hindi lang naman exclusive lang sa mga hunting rifles or air guns. Pwede niyo rin itong gawin sa mga ibang gamit nyo na gusto nyo lagyan ng camouflage na pattern. For example, meron kayong mga tripod or anything na gusto nyo lagyan ng camouflage na pattern. Napakadali lang, di ba po? So, pwede-pwede. At kayang-kaya niyo po itong gawin. Mas maganda pa. So, bale, ito na po yung final pattern na ginawa ko. Contento na po ako dito. Nagustuhan ko na po. Wala na akong idadagdag dito. So, the next thing na gagawin natin dito is i-spray na lang po natin ito ng flat clear. Pwede rin kayong gumamit ng Samurai na 2K01A. Flat clear yon na may kasamang epoxy para mas matibay talaga yung finish niya. Pero, matte or flat clear pa rin yung finish. So dito natuyo na po yung mga naunang pattern natin ginawa, kaya mag-spray na po tayo ng flat clear or matte clear na finish. So ginamit natin na brand ng spray paint ay Samurai. So pwede rin kayong gumamit ng 2K01 gaya ng 2K01A gaya ng nabanggit ko kanina. So mapapansin nyo dito, mas lalong tumingkad or lumabas yung ganda ng kulay ng green tsaka na khaki matapos nating ma-sprayhan ng flat clear na finish. So dito makikita nyo para siyang glossy, pero pag natuyo po ito, ilalabas po yung kanyang kulay na flat na finish. So kailangan talaga natin ng i-finish ng spray paint para protection na rin po sa kanya.
So ito na po mga kaibigan, ang finished na ginawa natin. So final appearance po niya. So makita nyo, flat talaga yung kanyang appearance. I mean flat yung kanyang texture, yung kanyang finish. Hindi siya glossy, pero meron pa rin po siyang finish. Bale, pinatuyo po natin ng buong magdamag yung flat clear para po lalong matuyo. Pero sinasuggest ko po na mas patuyuin pa natin ng mga ilang araw pa po para mas lalong mag-cure yung kanyang pintura. So ito po yung buttstock ng ating rifle. So ginaya ko po yung pattern ng inisprayan natin ng DIY suppressor natin para sa ating rifle sa buttstock na design din. So para hindi magkalayo yung kanilang design ng pattern. So yun yung nauna kong ginawa. So magkapareho sila ng kulay. Yan po yung nauna. Ganyan din yung process na ginawa ko. So yan lang pinapakita ko po sa inyo. Yan yung kulay ng ating buttstock o rifle stock na camouflage finish. So yan po ang kabuuan ng ating video ngayon mga kaibigan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating tutorial kung paano mag spray paint ng camouflage pattern sa ating mga rifle or sa anumang mga bagay. So maraming salamat po. Thank you so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe. Hezekiah's Adventure TV. God bless po sa ating lahat.